May mga items na natagpuan ngayon sa Yamashita Treasure Hunting. Kakaiba ang mga itsura. Iba na naman ito. Kaya tutukan po ninyo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang videong ito sapagkat napakaganda. Pagmasdan ang mga posibleng kayamanan na kanilang natagpuan. Magandang umaga, sir. Sir, gusto na sana namin makita mo itong bato na to para malaman namin kung may halaga ba ito. Kasi kakaiba siya eh. Tapos sobrang bigat niya. Itsura niya, sir. Masahin pa. Ayang gamay ko ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayan. Huwag kami danawan na imbag na aldaw ka na kayo amin. May agid na adlaw sa inyong tanan diha sa Bakulod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa kakaibang items, no? Kakaibang Yamashita Treasure na naman, no? Ito pong mga nahukay sa iba't ibang lugar po sa bansang Pilipinas. Kaya tutukan nyo po, tutok po kayo sapagkat napakaganda po itong atin pong ibabahagi sa inyo ngayong topic. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, haters. Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta, pagko-comments, panonood po sa aking mga videos. No? Tayo na naman po ay mayroon na namang mga kababayang nakakuha, no? Tayo na naman ay may na-receive na videos mula po sa kanila pong mga natuklasan na kakaibang kayamanan. Anong klase kayang kayamanan ito? May value nga kaya ito? Ito po ang kanilang hinihingi, kanila pong itinatanong sa atin kung ito po ba daw ay may halaga. Napaka ganda, napaka kakaiba, no? Kakaiba ang kanila pong mga nahukay. Kung titingnan natin ay legit, no, na itong kanilang mga nakuha ay posibleng may value. Kaya itong ating pag-uusapan ngayon. So diretso tayo, wala na po tayong mga paligoy-ligoy pa. Tayo po itumbok dito po sa atin pong topic na pag-uusapan ngayon tungkol po dito sa nahukay. Dalawa ito, no? Isang posibleng precious gemstone at isang posibleng precious metal. So hindi pa naman na tiyak, no, pero posible pong precious metal itong kanyang nakuha at posibleng precious stone din itong kanilang nakuha. Kasi nagmula po ito sa mga Yamashita treasure hunting na kung saan itinago ng mga Hapon. Alam natin na ang mga Japanese Imperial Army ay nalut po ang mga minahan, no? Minahan ng mga precious uncut gemstone, minahan ng mga precious metals, no? Na kung saan nagdala nga sila ng mga iba't ibang klaseng kayamanan dito po sa bansang Pilipinas at ibinaon ito, itinago ito sa kabundukan ng bansa natin. Kaya hindi po malayo, no, na mayroon talagang mga ganitong klaseng kayamanan na matatagpuan sa Yamashita Treasure. At hindi lang yan, kung titingnan natin ang kanila pong mga nahukay ay qualified, may kaparihas, no, sa mga precious uncut gemstone na hindi pa napalish. At ito pong nahukay din ng isa sa ating treasure hunter na parang kwadradong napakalaking metal bar na may butas sa gitna ay may kamukha din ito na mga posibleng precious metals. Yan po ay kung papasa doon po sa mga precious metals testing, no? Kabilang po ang
nitric acid test, no? Babanggitin natin ito maya-maya lamang kung paano i-testing ang atin pong Katesure Hunter. Ito pong kanyang nakuha na kwadradong napakalaking metal, no, na parang metal bars na malaki na may butas. So unahin po natin itong isa, no? Sabi po ng ating Katesure Hunter, Katiits, ano daw ang batong ito? May halaga po ba daw ito? Dahil ito ay kakaiba sa mga batong kanilang nakuha at napakabigat at makinis, no? Medyo makintab na parang basa. Yun po ang ating naitapik noon, na kapag makintab na parang basa, na napakabigat at crystallized, ay posibleng mga precious uncut gemstone ito. Pero ang malaking katanungan ng ating Katesure Hunter, kung anong klase nga ba itong precious gems o precious uncut na ito na kanyang nakuha. So atin pong sasagutin ito, bibigyan po natin ng posibleng kaparehas ito pong kanyang nahukay na bato, no? Na kapag ating tiningnan ay papasok agad sa ating isipan na ito nga ay posibleng precious uncut gems, no? Ang batong ito, ayon sa ating nakikita, ay may kaparehas na tinatawag na precious uncut white jade, no? Uncut precious jade na tinatawag na the white jade, uncut white jade, na posibleng nagmula ito sa mga minahan sa Southeast Asia. Sa laki po ng kanyang nahukay, sa laki po ng kanyang nakuha, ay masasabi nating ito ay napakalaking halaga. So kung ating titingnan, mga Katresure Hunter, ito pong kanyang nakuha at yung litrato po na nasa Google ng mga white jade, no, ay masasabi nating walang pinagkaiba. At kapag biniyak ito, kung ano ang makikita sa loob, posibleng mas mahal ang value nito kapag translucent o transparent ang mga ganitong klaseng white jade. Nagbabase kasi ang mga jade, no, ang mga gemologists sa jade na translucent o transparent, at yung quality niya kapag jadeite pa ito ay papasok sa million dollar precious uncut gemstone ang kanya pong nakuha. Napakalaki ito. Posible po itong aabot sa mahigit sa 300 kilogram sa ganito pong laki na kanya pong nakuha o nahukay. May presyo nga ba ito? Ayon po sa ating research, no? Sa China, ang mga white jade na napakaliit lamang at magandang klase ay napipresyuhan po ng mahigit sa $1,000 ang per gramo, no? Per 1 gram, kung hindi ako nagkakamali. Or per 1 stone. Depende po sa kanilang mga gemologists o sa kanila pong mga ahensya na nagpipresyo. Pero yung nakita natin, wala namang nakalagay kung gramo ito o kung buong bato na ito. Ito pong $1,000 pataas. Pero may nakita tayong presyo niya, na ang presyo niya ay abot sa $300 per 1 gram. Na mahigit po sa 2,000, no? Kulang-kulang 3,000 ang isang gramo lang sa mga white jade. Mas mahal kasi ang green kaysa sa puti, no? So itong white jade na ito, na sobrang laki na atin pong nakikita, ay posibleng papalo ito, no? Bilyon sa piso. Kung aabot ito milyon sa dollar, ay aabot po ito sa bilyon o bilyon sa piso. Ayon po sa ating nakikita. Hindi pa naman check ito. Ito po ay estimated lamang natin. Ito po ay kalkulasyon lamang natin. Kung nagkamali man tayo, ay pwede tayong i-correct, no? So yun po, no? Ito pong kanyang nahukay, nakuha, ay pasok sa tinatawag na the white jade precious uncut, no? Precious uncut white jade. Walang pinagkaiba, parihas na parihas. Kasi matagal na tayong nagre-research dito, nagkaroon din po ako ng mga white jade. Kaya maihahambing ko na itong kanyang nakuha
na bato ay papasok sa tinatawag na white jade. At posibleng napakalaki ang halaga ng mga ganitong klaseng precious uncut gemstones, no, na white jade. Pangalawa, ito pong nahukay ni Ka-Treasure Hunter na binabras niya, no? Makikita natin ito pong mga ganitong klaseng mga precious metals ay halos kaparehas doon po sa tinatawag na palladium, no? Palladium precious metals o pamilya ng platinum na tinatawag na palladium. May mga serial number na nakalagay at ang kanyang itsura ay silvery white pasok, no? At parang nagyi-yellowish kasi ang palladium kapag nabaon sa lupa ay hindi siya resistant sa acid. Nagkakaroon siya ng tinatawag na corrosion sa mga asido, no? Tinatablan siya ng asido. Kaya kapag nabaon ito sa lupa ay hindi siya resistant. Magiging ganyan ang kulay, no? Para siyang magiging dark na silvery white. At kapag binrasan ay parang kikintab na parang silver. At makikita natin na nag-yellowish kapag kasi binuhusan ng nitric acid ang palladium ay magre-react ito ng yellow. Parang magbubbles ng yellow o yellow color kapag sa nitric acid. Wag na wag ninyong buhusan ng muriatic acid ay hindi po yun pang testing ng mga precious metals. No? Nitric acid, no? 18 karat nitric acid, 18 karat para nitric acid para sa gold ay pare-parehas yang makaka determine o makaka-identify ng precious metals kagaya po ng palladium. Yun po ang ating napapansin dito, nakikita dito na ito pong kaniyang nakuha ay posibleng pasok nga sa mga precious metals na tinatawag na palladium kung mabigat ito, no? Subalit kung magaan ito ay pasok ito sa tinatawag na titanium, no? Yung kulay niya na may pagka dark brown, silvery white ay pasok sa tinatawag na kulay ng mga titanium. Ito pong mga titanium ay medyo hindi mabigat, magaan lamang. Kaya madali mo siyang ma-identify. Halos kaparehas ito sa mga aluminium na hindi naman ganun kabigat, no? Kaya kung mapapansin natin, ito pong mga titanium ay madami ito. Madami itong mga titanium kasi ginagamit ito noong unang panahon, yung sa pandayan, no? Ginagawang anuhan ng panday, no? Na doon pinupukpok ang mga bakal na ginagawang itak o ginagawang espada sapagkat ito po ay matigas, no? Sobrang tigas at high temperature din ang mga metal na ganito. At hindi lang yan, pwede ring manganese, no? Ang mga manganese ay matitibay din na mga bakal at ginagawa din itong pandayan ng mga sinaunang tao sa pagpapanday ng mga itak o mga espada noong unang panahon. So malinaw po, no, na itong kanila pong mga nakuha na hukay ay kakaiba at napakaganda. Kung sakaling po itong papasok sa atin pong analysisyon na posibleng precious stone ito, posibleng precious metal ito, ay napakaswerte po ng dalawang treasure hunter na nakakuha nito. Kaya natin nasabi ito na pwedeng pumasok sa precious stone at pwedeng pumasok sa precious metals sapagkat nakuha nila ito mula po sa Yamashita treasure hunting. May mga sign, may mga nakuha silang mga palatandaan, no, markers ng Japanese at doon mismo sa Yamashita treasure site nila natagpuan ito pong kanilang mga na-recover na mga items. Kaya natin nasabi na posibleng mamahaling uri, million dollars, ito pong kanilang mga nahukay. Pero, isa ang masasabi ako na parang sigurado ako, ito pong
precious uncut white jade, no? Pero para po lubos na masigurado, ay mas magandang ipasuri ito, kukuha ng maliit at ipalaboratory sa University of the Philippines para malaman talaga kung talagang itong sinasabi natin ay tunay talaga, no? Itong atin pong pag-analyze ay tulong lamang, idea lamang para po maintindihan at makapagbigay ng idea para po sa tagumpay na kung sakaling ito nga ay tunay at totoo ang ating mga analysisyon ay magbigay ito ng pagbabago sa buhay po ng ating ka-treasure hunter na nakakuha ng mga items na katulad po nito. So hanggang dyan na lamang po, sana po ay nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng napakagandang idea, no? Napakagandang topic tungkol po dito sa mga kayamanang na itago, na ibaon po dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. At kung mayroon po tayong mali na nasabi, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin sapagkat tayo po ay hindi perpekto, tao lamang. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa susunod po ang inyong ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tiyak na tayo ay makakahanap.